Magandang araw mga kabatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. Sa ating episode ngayon ay tatalakayin natin itong nag-viral na video ni Chris Vacalares, isang evangelist ng Seventh-day Adventist Church. Pero bago muna natin simulan ay babasahin muna natin ang Mateo 28:19 na ganito po ang sabi. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Dito po sa ating nabasa ay sinabihan at inutos po ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang mga apostol na ipangaral ang salita ng Diyos at gawing alagad ang mga tao sa lahat ng mga bansa. At silang ginawang alagad ay babautismuhan daw sila, mga kababayan. Base po sa nabasa natin, ayon sa Biblia, babautismuhan po ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Ibig sabihin, kabilang po sa mga babautismuhan ay ang mga sanggol at mga bata. Kaya nga sa Iglesia Katolika, meron tayong tinatawag na infant baptism, mga kabatid. Pero siyempre, yung mga taga Seventh-day Adventist Church, tutol sila sa doktrinang ito ng Iglesia Katolika. Siyempre, para patunayan daw ang kanilang claim na mali daw ang Katoliko, panoorin naman natin yung pahayag ng pastor ng Seventh-day Adventist Church na si Chris Vacalares ng Pangutana Pastor. Grabe talaga itong pastor nito, ano? O sige, para tutulan ang infant baptism. Ano ba ang pahayag niyang kakaiba, mga kabatid? O eto, panoorin natin. Muna akong pumunta na karon. Ang bata ba tao? Yes or no? Ang bata dili tao kundi dili bata. Sunod, okay. Yes. Ang tubag yes. Ang bata tao? Ang tubag mo yes, mo di mo tubag? Ang bata dili tao, yes. Bata siya. So kumiyon ka nga ang bata tao ba? So ako answer na no. Aba, grabe naman itong pahayag ng pastor nito, mga kababayan. Ayon sa kanya, hindi raw tao ang mga bata. Aba, grabe naman talaga. Naalala ko tuloy yung meme na ito . Grabe naman itong SDA evangelist na pastor na ito. Tanong, totoo ba ang kanyang pahayag na ito, mga kababayan, para ma-defend lang ang claim niya na mali ang mga Katoliko sa pagbautismo sa mga bata at sanggol? Sige nga, tingnan nga natin. Kung ang mga bata ay hindi tao, mga kababayan, ibig sabihin, yung mga biik, hindi rin bala baboy yun? Aba, grabe naman yan. Kaya, kung susundan ang argumento ni Chris Vacalares na kung ang mga bata ay hindi tao, lalabas, yung mga biik ay hindi rin baboy, pwede palang kainin ang lechon de leche dahil ang biik na niluto ay hindi po baboy, mga kababayan. Grabe naman ito, mga kabatid. Alam ba ninyo, kahit nga sa ChatGPT, isang AI tool, tanungin mo siya. Alam ninyo, kung tatanungin siya na kung ang bata ay tao, ang sagot niya, oo, ang bata ay tao. Nako naman, marunong pa pala ang AI tools kumpara kay Chris Vacalares na ito. Ngayon, kasi gusto nila Biblia lang. Sige. Sa Biblia ba, ang mga bata ba ay hindi tao? Sige, titingnan natin. Ito, para masagot ang tanong, siyempre, yung ating modelo na ang ating Panginoong Jesucristo ang ating titingnan. Pabasahin muna natin ang Mateo 2:6-7. Ganito po ang ating mababasa. Habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Diyan na sa unang bahagi ng talata ay nanganak si Maria, isang lalaki po yun. Itutuloy natin. Binalot niya sa lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Klarong-klaro po sa ating nabasa, mga kababayan, yung ipinanganak ni Maria ay isang sanggol. Ayan ha, hindi pa natin sinabi kung sino yung pangalan ng sanggol na ito. Yung sinasabi natin, yung ipinanganak ni Maria ay isang sanggol ayon sa Biblia. Ayon, ibababa natin. Sa versikulo 21,
ganito naman po ang sabi. Pagsapit ng ikawalong araw, tinuli ang bata. E alam naman natin, sa ikawalong araw, sanggol pa rin yun, di ba? So, yung sanggol, ayon po dito, e bata. At sino ba itong batang ito? Itutuloy natin. At pinangalan ng Jesus. Ito ang pangalang sinabi ng anghel bago pa siya ipaglihi. Klarong-klaro po ng ating nabasang ito. Si Kristo pala yung sanggol at bata na ipinanganak ni Maria, mga kababayan. E noong sumapit ang ikawalong araw, tinuli po ang sanggol na ayon po sa Mateo 2:21, isa pong bata na ipinangalang Jesus, mga kapatid. Ibig sabihin, mula po sa ating nabasa, si Jesus po na ipinanganak ni Maria ay isang sanggol at bata. Ayan, klarong-klaro po yan, mga kapatid. Ngayon, ang tanong, tao ba si Jesus noong ipinanganak siya ni Maria na isang sanggol at bata? Babasahin natin ang sabi ni Apostol Pablo sa Filipos Kapitulo 2, versikulo 5 hanggang 7, ganito po ang ating mababasa. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit tanglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao. Klarong-klaro po, mga kababayan. Ibig sabihin, yung ipinanganak pala ni Maria, yan po ang ating Panginoong Jesucristo, siya po ay ipinanganak bilang tao. Ibig sabihin, tao nga si Jesus noong ipinanganak siya ni Maria na isang sanggol at bata, mga kapatid. E ano ba ang ating sweeping conclusion? E syempre, always true po yan. Ibig sabihin po, ang bata at sanggol ay tao ayon sa Biblia, mga kababayan. Nako, palpak talaga itong pastor na ito. Butatara naman kay Kaburno ka. Ito, kawawa ito talaga. Kaya, busted yan. Nako ha. Klarong-klaro naman sa talata, mga kababayan, ang pinagbabautismuhan ng ating Panginoong Jesucristo sa mga apostol niya ay ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Ibig sabihin, dahil ang sanggol at bata ay tao din ayon sa Biblia, pwede ding bautismuhan ang mga bata, mga kababayan. Kaya kung pipigilan mo na lumapit sa ating Panginoong Diyos ang mga bata, eh lagot ka kay Kristo niyan. Babasahin natin ang Mateo 19:14. Ganito po ang sabi. Sinabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Klarong-klarong-klaro po ang ating nabasang ito, mga kababayan. Ano po masasabi ninyo sa ating episode po ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. 4 na taon na tayong patuloy na naglilingkod at nagtatanggol sa pananampalatayang Katoliko, mga kapatid. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. E-check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Kaburnok. At ito ang Factbusters. Nako, itong pastor na talagang si Chris Bacalares. Nako, ang bata ay hindi daw tao yun. Eh ano ba yun? Palaka? Ano ba? Baboy? Ay nako naman. Ano ba namang logic yan? Nako, kawawa naman ito.